Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Sana Dalawa ang Puso. Maraming tubong nakakabit sa braso ng payat na lalaking nakahiga sa kama, habang may nakakabit na respirator sa ilong nito at iyon ang umaagaw sa hiningang tila papatakas na. May mga aparato din na nakakabit sa katawan nito kung saan rumerehistro ang mabagal na tibok ng puso nito. Mama? Bahagyang nilingan ni Morgan si Rona, nakasunod niyang pumasok sa ICU. Siya ba ang... Oo anak, siya ang papa mo. Tila nabibikig na wika ng ginang. Sige na, lumapit ka na sa kanya. Marahang humakbang si Morgan papalapit sa kanyang ama. Habang lumiliit ang pagitan si Nia sa kama, ay pabilis naman ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Papa, it's been 23 years since you left us, at hindi ko inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa tayo muling magkikita. Damang-dama ni Morgan ang pagkagusto na yakapin ng ama kahit nakapikit ang mga mata nito. Morgan, hawakan mo ang kamay ng papa mo. Iparamdam mo sa kanya na narito ka. Tayo. Wika ni Rona na nakalapit na rin pala sa kanila. Opo. Hinawakan ni Morgan ang kamay ng ama. Papa, I'm here. Bakit mo kasi kami iniwan? Bakit hindi mo kami binalikan? Naiiyak na wika niya. Tanong ko rin niya noon pa, Morgan. Wika ng isang tinig mula sa bumukas na pinto. Ha? Otomatikong napalingon siya pati na rin si Ronan sa may-ari ng tinig na iyon. Madison? Hindi makapaniwalang binigkas ni Rona nang makita ang magandang babae na nakatayo sa pinto. Nakasuot ito ng puting-puting damit na mahihinuhang isang doktora dahil may nakasabit na stethoscope sa leeg. Ako nga po, Mama. Tila nabibikig din na tugon ito. Ako ang nagpadala ng sulat sa inyo dahil ibinigay na sa akin ni Papa ang address ninyo sa Pilipinas. Pigil ang pag-iyak na wika ni Madison o Maddy. At kagaya ng tanong ni Morgan, paulit-ulit kong tinatanong kung bakit hindi mo ako sinundan dito. Bakit hindi mo kami pinagtagpo ni Morgan? Tuluyan nang nalaglag ang luha sa mga mata ng doktora. O anak ko! Sa halip na sagutin ang tanong na iyon, humahagulghol na sinugod ng yakap ni Rona ang anak na matagal ng panahong nawalay. Mama! Walang nagawa si Madison kundi gantihin din ang nananabik na yakap ang inahing matagal ng pinananabikang makita at makasama. Habang nakatingin lang si Morgan sa dalawa at hindi pa din makapaniwala sa anyo ng kakambal na kamukhang kamukha nga pala niya, nilapitan ni Morgan ang kapatid. Madison, ikaw ang kakambal ko? Naluluhang bigkas ng dalaga habang hinahaplos ang mukha nito. Oo, para tayong tumitingin sa salamin, hindi ba? Naiiyak din na wika ni Madison. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa at ang pananabik na bumabaha sa kanilang mga puso ay inibsan nila sa mahigpit na yakap na iyon. Lalo namang napahugulhol si Rona habang minamasdan ang mga anak na nagkalayo. Kanina ay niyakap na nito si Maddy at kahit papaano ay naibsan na din ang pananabik nito sa anak na nawalay. Maddy, kamusta na ang papa mo? Tanong ng ina nang maibsan na ang bugso ng kanilang mga damdamin. Naiiyak pa rin napapailing si Madison. Araw na lang ang binibilang sa kanya, ma. Isang malaking himala na lang at inabutan niyo pa siyang buhay. Cancer sa liver. Gustuhin ko man na mag-donate ng liver para humaba pa ang kanyang buhay ay hindi na pwede. Hindi na rin tatanggapin ang kanyang katawan. Mula kasi nang matay si Tita Lani ay nilunod na niya ang kanyang sarili sa alak. Araw at gabi ay naglalasing si Papa. Wala siyang pakialam kung hindi pa siya kumakain o natutulog. Puro ang alak na lang ang inilalaman niya sa kanyang tiyan.
Napasigok si Rona at luha ang nilapitan ng asawang nang iwan sa kanila. Ano bang sinasabi sa iyo ng papa mo kung bakit niya kami iniwan? Kung bakit sa pagkakatagal na panahon ay nagawa niya ang itago sa akin? Napasigok si Madison. Don't worry ma, anumang masamang kwento sa akin ni papa noon tungkol sa iyo ay binawi na niya nang magkasakit siya. Ang sabi kasi niya ay nagtaksil ka kaya kanya iniwan. Hindi totoo yan. I know ma, dahil inamin niya na kaya siya umalis kasama ako dahil narahuyo siya sa ibang babae na nagsama sa kanya rito sa ibang bansa, si Tita Lani, at patay na siya ngayon. Ma, kaya kung anumang kasinungalingan at pagkakamali ang sinabi sa akin ni Papa ay itinuwid na niya. Inamin na sa akin ni Papa na siya ang may pagkukulang. Napasigok na lang si Rona at muling sinulya pa ng asawa. Ma, siya ang nagsabi sa akin na papuntahin kayo rito para makahingi siya ng tawad at magkita kami ni Morgan ulit. Iyon pala ang dahilan kaya wala na siyang ibang ginawa kundi maglasing. Hindi raw siya pinapatahimik ng kanyang konsensya. Kasalanan daw niya ang lahat. Gusto raw niyang makitang buo ang pamilyang ito sa huling sandali ng kanyang buhay. Kaya kahit hindi ako sigurado na dadating kayo ay gumawa ako ng paraan para makarating kayo dito ni Morgan. Totoo ang sinabi ng anak natin, Rona. Sabay-sabay silang napatingin sa lalaking nagsalita. Gising na si Henry. Nakatingin sa kanila ang luhaang mukha kung saan nakalarawan ang hindi matatawarang paghihirap sa sakit na nanghihina ito. Nakikita sa mga mukha nito. Henry? Tila wala sa loob na napahakbang pabalik sa tabi ng kama si Rona. Kumislap ang mga mata ng ginang sa labis na kaligayahan ngayong narinig nitong muli ang tinig ng asawa. Rona? Pilit na nagtaas ng kamay ang lalaki. Patawad. Saka tuluyang pumatak ang mga luha sa mga mata nito. Napakalaki man ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Hihilingin ko pa rin na patawarin niyo ako dahil mamamatay na ako. Henry? Huwag kang magsalita ng ganyan. Matagal na kitang pinatawad. Ang muling makita ko, ang anak ko, ay sapat na para kalimutan ang lahat ng iyon. Ginagap ng ginang ang mga palad ng asawa. Muli kang makita ay sapat na sa akin, mahal ko. Ginagap ng ginang ang palad ng asawa. At ang muli kang makita ay sapat na sa akin, mahal ko. Mahal mo pa rin ako? Hindi makapaniwalang tanong ng lalaki. Mahal na mahal pa rin kita, Henry. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo kahit painiwan mo kami ni Morgan. Oh, Rona, napakasama ko. Bakit ba kita iniwan? Bakit ba ako nagpadala sa kagandahan at kayamanan ni Lani? Bigla itong napasigok. Papa! Nabigla si Madison, bagamat mabilis na nilapitan ng ama. Papa, ano hong masakit sa inyo? Tarantang sinuri ng doktora ang lalaki. Masakit, ayoko na. Hindi ko na kaya. Napangiwi si Henry habang sapo ang gawing tiyan. Henry, just hold on. Humigpit ang hawak ni Rona sa kamay nito. I can't. Patawad. Humigpit din ang hawak nito sa palad ng babae. No, don't do this to me. Rona, nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makausap. Pa. Narito po ako. Napahakbang si Morgan palapit sa ama at hinawakan ang kamay nito. Anak, kamukhang kamukha ka ni Maddy. Nalaglag ang mga luha ng lalaki. Opo pa, lumaban ka. Umiiyak na wika ng dalaga. Hindi ko na kaya. Patawad. Matagal na kitang pinatawad, Papa. Salamat. Sumilay ang isang ngiti sa mga labi ng lalaki kahit patigmak ng luha ang mga mata. Saka humigpit ang hawak sa kamay ni Rona at Morgan. Maya-maya ay dahan-dahan iyong lumuwag hanggang tuluyang makabitaw. Ang mahinang pintig ng puso nito na rumerehistro sa aparatong nakakabit dito ay tuluyan ng nag-flatline.
Pagguway, tuluyang pumikit ang mga mata upang hindi na muling dumilat kailanman. Henry? Papa? Papa! Napalapit na si Maddie sa ama at agad na sinuri ang tibok ng puso nito. God, he's dead. No! Halos sabay na sigaw ni na Morgan at Rona. Naghintay si Ethan sa pagbalik ni Morgan. Lumipas ang isang linggo hanggang maging dalawang linggo. Kailan ba talaga babalik si Morgan? Kaswal na tanong ni Romeo nang mapansing nakatulala na naman ang anak. Ngunit walang sagot mula sa binata. Ethan, where have you been? Ipinitik pa ni Romeo ang daliri sa mukha niya. Ho? Bahagya pang napapitlag ang binata at tila pa nagulat nang makitang nakatayo na pala sa harapan niya ang ama. Sabi ko, nasaan ka na? At parang hindi mo yata narinig ang sinabi ko. Naiiling na natatawang wika ni Romeo sa anak habang paupo pa sa silyang nasa harapan ng mahogany table niya. Pasensya na ho kayo, pa. Medyo puyat lang ako kagabi. Ano ho iyon? Ang sabi ko, kailan kaya babalik si Morgan para matuloy na ang kasal ninyo? Abay, nag-aalala na ang mama mo at dahil lagi ka raw tulala kapag magkasabay kayong kumakain ng almusal sa umaga. Tiyak na palagi mong iniisip ang fiancé mo kaya ka nagkakaganyan. Pa? Come on, son. Don't try to deny it. I know how does it feel. Na in love din naman ako, no? Natatawang wika ni Romeo bagamat nasa mukha naman ito ang pakikisimpatsya sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Ethan at tila nanlalantang napasandal na lang sa kanyang swivel chair. Yeah, I missed her so much, pa. Although, nagkakausap naman kami sa telepono at sinasabi niya na baka't mag 3 weeks pa siya roon. Still, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili ko na kulitin siyang umuwi na. Minsan nga gusto ko nang sundan siya roon para naman magkita ulit kami. Then, do it! Ayaw niya. Hindi rin daw niya ako maaasikaso roon dahil madalas sila ng kanyang mama sa ospital at nagsahalinhinan sila sa pagbabantay sa kanyang ama. Ang kapatid naman daw niyang si Maddie ay hindi masyadong maaasahan dahil isa itong doktora. Pero doon naman daw nagtatrabaho sa ospital si Maddie kaya ito rin ang minsang tumitingil sa kanyang ama. Napabuntong hininga rin si Romeo. So, anong balak mo? Maghihintay ka na lang sa kanya? Wala naman akong ibang choice, pa. Muling napailing si Romeo. Kung gayon, para naman huwag kang mainip ay lumabas ka naman paminsan-minsan. Hindi yung puro trabaho ang inaatupag mo. Pa, graduate na ako sa palabas-labas na yan. Baka malaman ni Morgan eh kung ano pang isipin niya. Ayokong magkaroon siya ng pagdududa sa pag-ibig ko sa kanya at magkaroon pa siya ng dahilan para huwag na akong pakasalan. Anak, ang pag-ibig ay tiwalaan lang. May tiwala naman siguro sa iyo si Morgan. Ayokong makipagsapalaran, Papa. Hindi na lang kumibo si Romeo. Kilala nito ang anak. Ang nasabi ay nasabi na. At kapag ginusto ay pinaninindigan. Isa pa, tama lang naman ang katwiran ng binata. Nagpatuloy sa paghihintay si Ethan. At pagkaraan ng may dalawang buwang paghihintay kay Morgan, isang gabi ay tumawag ito sa binata. Morgan, sweetheart! Sabi ko na nga ba at ikaw ang tumatawag eh. Excited na wika ni Ethan habang umaayos ng upo sa kama. Yeah. I have a surprise for you. Wika ng dalaga mula sa kabilang linya. Talaga? Ano yun? I'm coming home. Ha? Totoo ba, babe? Hindi ka nagbibiro? Oo naman. Alam ko naman na noon mo pa akong iniintay. Bakit ko naman gagawing biro ang bagay na ito? Talaga? Sabi ko na nga ba at namimiss mo rin ako eh. Tila hindi magkanda tutong wika ni Ethan habang hindi mapakali na nagpapalakad-lakad sa kabuuan ng kanyang silid bit-bit ang cordless phone. Namiss mo na ba ang mga kisses ko, babe? Ethan? Tila na-shock na tinig ng dalaga. Hey! Bahagya namang kumunot ang noo ni Ethan. Mukhang na-shock ka sa sinabi ko ah. Why? Hindi mo na ba gustong madamang muli ang mga halik ko?
Nanunuksong tanong ng binata. Ha? Of course, namimiss ko. Then, iyon ang dahilan kaya ka uuwi na ano? Malambing at nanunudyo pa rin tanong ni Ethan. Oo naman. Sige na. Basta hintayin mo na lang ako riyan, ha? Of course. Wala na akong ibang ginawa kundi ang maghintay sa iyo, mahal ko. I miss you so much. I love you. Saglit na natigilan ang nasa kabilang linya. I love you too. Pagkuway bigkas nito. Hey, bakit parang sa ilong nadaan? Natatawang tanong ng binata. Hindi naman ah. Ikaw naman kung ano-anong pinagsasabi mo. Sige na nga. Okay, basta itawag mo sa akin ang araw at oras ng uwi mo para masundo kita, ha? Sige, bye. Kasunod niyon ay nawala na ang tinig ni Morgan. Bahagya namang natigilan si Ethan habang inilalapag sa lalagyan niyon ang cordless phone. Imagination ko lang ba iyon? Bakit parang ibang tao ang kausap ko? Pero boses naman iyon ni Morgan ah. Muli ay naramdaman ni Ethan ang hindi maipaliwanag na kaba. Mula nang umalis patungong Amerika si Morgan 2 months ago ay tumatawag ang dalaga every 3 days. Minsan ay pumalya ang pagtawag nito nang may 2 linggo at nang muling tumawag sa kanya ay tigas ng hingi ng sorry. Paulit-ulit siyang humingi ng sorry. Ngunit bukod sa tila iba ang boses ng kanyang kausap, tila walang sigla o parang napipilitan lang na sagutin ang mga tanong ni Ethan, minsan ay parang wala sa loob ang isinasagot sa kanya o kaya parang hindi talaga nito alam ang sagot. Ngunit dahil sa sobrang panatabik ni Ethan na magkaroon ng balita tungkol sa nobyang napalayo, ay pilit na lang niyang ipinoprograma ang utak na si Morgan ang kausap. Pinaniwalaan niya ang paliwanag nito sa laging puyat sa pagbabantay sa amang may sakit kaya laging namamaos. Bakit kaya tila nagbabago na si Morgan? Matuloy pa kaya ang kasal ng magkasintahan? Para sa susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell for more updates!